Magandang araw mga ginigiling kong mag-aaral sa ikalawang baitang. Ako si Teacher Mylene, ang inyong magiging gabay sa pagsagot sa inyong module. Layunin ng module na ito na matutuhan ninyo ang mga hakbang sa paggawa ng paper mache na nakatuon sa proportion at balance. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Kunin nyo na ang inyong lapis at papel, pati na rin ang inyong module sa sining 2, ika-4 na markahan, ika-5 at ika-6 na linggo. Bago natin sisimulan ang ating aralin, subukan nyo munang sagutin ang mga tanong sa subukin. Panuto. Lagyan ng check ang patlang kung ang larawan ay kailangan sa paggawa ng paper mache at X kung hindi. Unang larawan. Pangalawang larawan. At pangatlong larawan. Tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Ang sagot sa unang bilang ay... Check! Pangalawang bilang? Check! At pangatlong bilang? Check! Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Magaling! Ngayon, upang malaman ko kung talagang naaalala niyo pa ang huli nating aralin, ito ang inyong... gagawin. Napag-aralan ninyo sa ating nakaraang aralin ang mga halimbawa ng 3-dimensional o 3D graph. Ang mga 3D graph ay nagpapakita ng lapad, taas at kapal. Ngayon, sagutin na ninyo ang mga tanong. Tingnan ang bawat larawan. Isulat ang 3D sa patlang kung ang larawan ay 3-dimensional at 2D kung ang larawan ay 2-dimensional. Unang larawan. Pangalawang larawan. At pangatlong larawan. Tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Ang sagot sa unang bilang ay 3D, pangalawa, 3D at pangatlong bilang 3D. Alam kong handa na kayo sa bago nating aralin. Ating basahin at unawain ang maikling tula mula sa tuklasin. Halina't gumawa ng laruan. Lumang papel ang ating kailangan. Ito ay tiyak mong magugustuhan. Handa ka na ba, aking kaibigan? Tawagin mo si ate o si kuya upang ikaw ay kanilang tulungan. Paggawa ng mga hayop na laruan, siguradong iyong kawiwilihan. Narito ang mga tanong na inyong sasagutin mula sa tula. Ano ang tinutukoy na laruan sa tula? Ano ang kailangan sa paggawa ng laruang hayop? Paano kaya ito gagawin? Ang paper mache ay isang pinagsama-samang material na binubuo ng mga papel kung minsan ay pinalakas ng mga tela na pinagsasama gamit ang isang pandikit o almirol. Ang paggawa ng mga laruang hayop o tao mula sa papel ay tinatawag na paper mache. Ang ganitong uri ng sining sa papel ay karaniwang ginagawa ng mga taga-Paete, Laguna.
Nakabubuo sila ng mga magagandang laruan na kadalasang replika ng hayop at tao na kung tawagin nila ay taka. Ang paper mache ay isang halimbawa ng three-dimensional craft. Ito ay isang katutubong sining na gawa mula sa mga papel gaya ng lumang dyaryo o magazine. Pinatutuyong mabuti sa init ng araw hanggang sa ito ay tumigas at pinipintahan ng iba't ibang kulay. Proportion ang tawag sa tamang sukat ng bawat bahagi. Kabilang dito ang relasyon ng laki ng isang bahagi sa kabuuan at sa bawat isa. Balansa naman ang tumutukoy sa prinsipyo ng disenyo na may kinalaman sa wastong pagtitimbang-timbang. Sa paggawa ng paper mache, dapat ang bigat ng kaliwang bahagi ay dapat pantay sa bigat ng kanang bahagi. Mahalagang tandaan ang proportion at pagiging balanse ng paper mache upang ito'y makatayong mag-isa. Upang mas maunawaan pa ninyo ang ating aralin, pag-aralan natin mula sa pagyamanin, pinagdubayang gawain 1, ang mga hakbang sa paggawa ng paper mache gamit ang logo at kinupit na papel. Paggawa ng paper mache gamit ang logo at kinupit na papel. Narito ang mga hakbang na dapat sundin sa paggawa ng paper mache gamit ang lobo at kinupit na papel. Unang hakbang. Ihanda lahat ng mga kakailanganin sa paggawa ng paper mache, gaya ng lobo, mga lumang papel, pandikit, paintbrush o pintura. Pangalawang hakbang. Hipan ang lobo at ihugis na parang hayop. Pangatlo, gupitin ng pahaba ang mga papel. Pangapat, lagyan ng pandikit o glue ang mga ginupit na papel at idikit sa hugis hayop na lobo. Panglimang hakbang, ulitin ang pang-apat na hakbang hanggang kumapal. Ika-anim, patuyuin sa init ng araw para tumigas ang hinulmang hugis hayop. Ika-pito, tusukin ng aspile o karayom ang tumigas na hinulmang hugis hayop para pumutok ang lobo sa loob. At pang-walong hakbang, lagyan ng angkop na kulay ang hugis hayop gamit ang pintura o acrylic. Ngayong natutuhan na ninyo ang mga hakbang sa paggawa ng paper mache gamit ang lobo at kinupit na papel, alam kong handa na kayo upang gawin ang gawain sa pagtatasa 1. Panuto. Ayusin ang mga hakbang sa paggawa ng paper mache ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Lagyan ng bilang una hanggang walo ang patlang. Babasahin ko muna ang mga pangungusap. Gupitin ng pahaba ang mga papel. Patuyuin sa init ng araw para tumigas ang hinulmang hugis hayop. Ulitin ang pang-apat na hakbang hanggang kumapal. Tusukin ng aspile o karayom ang tumigas na hinulmang hugis hayop para pumutok ang lobo. Ihanda lahat ng mga kakailanganin sa paggawa ng paper mache.
Lagyan ng pandikit o glue ang mga ginupit na papel at idikit sa hugis hayop na lobo. Lagyan ng angkop na kulay ang hugis hayop gamit ang pintura o acrylic. Hipan ang lobo at ihugis na parang hayop. Tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Unang hakbang. Ihanda lahat ng mga kakailanganin sa paggawa ng paper mache. Pangalawang hakbang. Hipan ang lobo at ihugis na parang hayop. Pangatlo. Gupitin ng pahaba ang mga papel. Pang-apat, lagyan ng pandikit o glue ang mga ginupit na papel at idikit sa hugis hayop na lobo. Pang-lima, ulitin ang pang-apat na hakbang hanggang kumapal. Pang-anim, patuyuin sa init ng araw para tumigas ang hinulmang hugis hayop. Pangpito, tusukin ng aspile o karayom ang tumigas na hinulmang hugis hayop para pumutok ang lobo. At pangwalong hakbang, lagyan ng angkop na kulay ang hugis hayop gamit ang pintura o acrylic. Bilangin mo nga kung ilan ang nakuha mo. Ulitin mo nga ng malakas. Para sa malayang gawain, ating pag-aralan ang mga hakbang sa paggawa ng paper mache gamit ang kawat o alambre at tiniktik na papel. Paggawa ng paper mache gamit ang kawat o alambre at tiniktik na papel. Unang hakbang. Gumawa ng balangkas na hugis ng isang hayop sa pamamagitan ng alambre o binalumbong na dyaryo. Talian ang bahagi ng katawan upang mapanatili ang hugis. Punit-punitin ng maliliit ang lumang dyaryo at ibabad sa tubig ng magdamagan. Pang-apat na hakbang, hanguin ang ibinabad na dyaryo. Pigain at pagkatapos ay diktikin at ilagay sa isang lagayan. Pang-lima, pagsamahin ang diniktik na dyaryo at pandikit at haluin. Pang-anim, balutan ng diniktik na dyaryong may pandikit ang ginawang balangkas ng hayop hanggang sa mabuo lahat ang bahagi ng katawan ng hayop. Pangpitong hakbang, unti-unti mo itong pakapalin at ihugis ng maayos at makinis. Pangwalo, patuyuin sa init ng araw ang hinulmang hayop para tumigas. At panghuling hakbang, kulayan ng angkop na kulay gamit ang pintura o acrylic paint. Ngayon, gawin na ninyo ang gawain sa malayang pagtatasa. Panuto. Gumawa ng paper mache ng hayop na nais mo gamit ang kawat o alambre at tiniktik na papel. Gamitin ang rubrik sa paggawa ng paper mache. Narito ang rubrics na magsisilbing gabay ninyo sa paggawa ng inyong gawain. Aking babasahin ang mga kriteriya. Una, gumawa ako ng pormang hayop na ang ginamit ay kawat at tinikdik na papel. Pangalawa, sinunod ko lahat ng mga hakbang. Pangatlo, may tamang balanse ang aking likhang sining. Pangapat,
May wastong proporsyon ang aking likhang sining. Panglima, nakakatayo ng mag-isa at maayos ang ginawa kong paper mache. Bibigyan ko kayo ng E o 5 puntos kung nasunod lahat ang 5 kriteriya. VG o 4 na puntos naman kung nasunod ang 4 na kriteriya. G o 3 puntos kung nasunod ang 3 kriteriya. F naman o 2 puntos kung nasunod ang 2 kriteriya. At NI o 1 puntos naman kung nasunod ang isa lamang sa mga kriteriya. Upang malaman ko kung talagang may natutuhan kayo sa ating aralin ngayon, ito ang inyong gagawin. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa patlang. Babasahin ko muna ang talata. Ang patlang ay isang katutubong sining na gawa mula sa papel. Ito ay ginagamitan ng patlang upang mapanatili ang kanyang hugis. Ang balangkas ay karaniwang patlang o mapapayat na piraso ng kawayan. Para makatayong mag-isa ang paper mache, dapat may wastong patlang at patlang. Ating iwawasto ang iyong mga sagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay paper mache. Pangalawang bilang, balangkas. Pangatlo, kawad o alambre. Pang-apat, balanse. At pang-lima, proportion. Magaling! Alam kong handa na kayo sa susunod nating gawain. Panuto. Isulat sa patlang ang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung hindi wasto. Babasahin ko muna ang mga pangungusap bago kayo sumagot. Unang bilang. Ang mga patapong bagay gaya ng lumang papel ay may kabuluhan din minsan. Pangalawa, magtrabaho ng maayos at huwag maingay. Pangatlo, manatili sa malinis na lugar lamang kung nagpipintura para malinis ang gawain. Pang-apat na bilang. Ibalik o iligpit ang mga kagamitang hindi nagamit sa tamang lalagyan o lugar. At panglimang bilang, huwag nang linisin ang lugar na pinagtrabahuhan pagkatapos ng gawain. Tingnan kung tama ang iyong mga sagot. Ang sagot sa unang bilang ay tama. Pangalawa, tama. Pangatlong bilang, tama. Pang-apat, tama. At panglimang bilang, mali. Bilangin mo nga kung ilan ang nakuha mo. Ulitin mo nga ng malakas at sabihin sa iyong katabi. Sige nga, kung talagang naintindihan ninyo ang ating aralin ngayon, piliin ang letra ng tamang sagot at pilugan. Unang bilang, ano ang tawag sa katutubong sining na yari sa papel? A. 2D craft, B. 3D craft, C. paper mache, D. proportion. Ang tamang sagot ay
C. Paper mache. Pangalawa, alin-alin ang dapat tandaan sa paggawa ng paper mache upang ito'y makatayong mag-isa sa sarili nito? A. Kulay at balanse. B. Kulay at proporsyon. C. Balanse at proporsyon. D. Kulay, balanse at proporsyon. Ang tamang sagot ay C. Balanse at proporsyon. Pangatlo, ito ay ang tamang sukat ng bawat bahagi ng likhang sining. A. Kulay, B. Balanse, C. Proporsyon, D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Proportion. Pang-apat, ito ay ang wastong pagtitimbang-timbang sa bigat ng likhang sining. A. Kulay, B. Balanse, C. Proportion, D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay B. Balanse. Panglimang bilang, ano pa ang maaaring gawin sa paper mache upang lalo pa itong mapaganda? A. Kulayan gamit ang Crayola. B. Kulayan gamit ang watercolor. C. Lagyan ng kahit na anong kulay. D. Lagyan ng angkop na kulay gamit ang acrylic paint. Ang tamang sagot ay D. Lagyan ng tamang kulay gamit ang acrylic paint. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Magaling! Yan ang nagpapatunay na talagang naintindihan ninyo ang ating aralin ngayon. Para sa inyong karagdagang gawain, gumawa ng paper mache ng paborito mong hayop. Gamitin ang rubrics sa paggawa ng paper mache. Ito ang mga kriteriya. May tamang balanse ang paper mache. May wastong proporsyon ang paper mache. Malinis at maayos ang pagkakalagay ng kulay sa paper mache. Gumamit ako ng angkop na kagamitan sa paggawa ng paper mache. Wastong paglinis ng lugar pagkatapos ng gawain. 5 puntos o E kung nasunod lahat ang 5 kriteriya. 4 na puntos naman o VG kung nasunod ang 4 na kriteriya. G o 3 puntos kung nasunod ang 3 kriteriya. F o 2 puntos kung nasunod ang 2 kriteriya. At 1 puntos o NI naman kung nasunod ang isa sa mga kriteriya. At dito nagtatapos ang ating aralin. Sana'y marami kayong natutuhan. Muli, ako si Teacher Mylene. Maraming salamat! Paalam!